Ano ho bang nangyayari sa katawan ng isang babae habang at pagkatapos niyang makipagtalik? So by the way po mga madam and sir, ano, this is scientifically explanation of what is happening to a woman while performing sexual contact po. So kung naghahanap ka po ng alam mo na, so hindi ito yon. Skip ka na lang. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining. Hello everyone! So, si po again, Sarah Miefsi, ang inyong lingkod. So, for today's vlog, tatalakayan po natin ano nga po ba talaga nangyayari sa katawan namin mga kababaihan kapag po kami ay nakikipagtalik at pagkatapos makipagtalik. So, this is a requested vlog. Ano, siguro last year pa to request. Sa pagkakatanda ako, parang si Sir Joshua yata nag-request ito. So, sa mga vlogs ko kasi, like ko ina-explain yung E4, diba? Lagi nyo sinatatanda yung E4. Hindi F4 ha, E4 talaga. So, pero doon, napakabilis. So, dito iisa-isahin natin yung mga nangyayari sa mga kababaihan, sa katawan ng aming mga kababaihan during those phases. So, yung isa-isahin natin. So, samahan nyo na po ako and let's start. Okay po, so before we start with this vlog po, ano, gusto ko lamang po i-share sa inyo na meron po tayong tinatawag na 4 phases habang po tayo nagkakandak ng sexual response or sexual contact. Okay? Mapakalalakihan man yan o mapakababaihan, meron tayong 4 phases. Ano? So, ito nga po yung tinatawag kong F4. So, hindi po siya F4 na katulad ng fan-fan ako ni Daoming Su. Anyway. So, dito nga po, sa F4 na tinatawag natin, meron tayong 4 phases. So, E stands for excitement, P for plateau, O for orgasm, and the last one, yung R po yung tinatawag na resolution. So, iisa-isahin natin ano-ano bang mga nangyayari sa katawan ng kababaihan habang nagkakandak dito sa phases na to. So, yung during and after sexual contact. Okay, so number one is excitement phase. So, ano po bang nangyayari dito sa katawan ng kababaihan? So, increase po ang ano, heart rate namin. Opo, mabilis po ang timbok ng puso dito. Ano? So, what else po? Mabilis din ang aming pulso. So, kasakasabayan ang pagbilis ng timbok ng puso at bilis ng pulso. So, increase din po ang paghinga namin. Mabilis din po. So, ibig sabihin, pag mabilis po ang paghinga, ang kailangan po namin ay ano, oxygen. Opo, increase po ang kailangan ng oxygen dito. So, what else po, ano, ang mga kababaihan, bakit po sila nagiging red, flush, glowy skin kapag po sila ay nakikipag-sexual contact? Kasi bakit po? May pinatawag po kasi tayong capillaries, yung mga small blood vessels po natin, yung mga litid na maliliid, ano? Isingit ko na lang, by the way, ano, mga madam and sir, meron po tayong tatlong litid, ano? A, V, and C, ano? Para hindi po kayo malito, arteries, a vein, and capillaries. Yung arteries po, ito po yung pinakamalalaking litid, ano? Sa katawan ng tao, ugat, I mean, sorry. And then, yung capillaries, ito po yung pinakamaliliit, ano? So, dito po sa katawan ng aming, katawan naming mga kababaihan, ano? Kapag po may nakikipag-sexual contact, yung small blood vessels o yung tinatawag na capillaries po ay nagda-dilate. So, bumubuka po. So, saan po ba kasi matatagpuan yung capillaries na yun? So, marami po niyan dito sa parting surface, ano, medyo ibabaw ng katawan namin. So, ibig sabihin po, kapag po nasa excitement phase, bumubuka po yun, mas maraming blood flow na dumadaloy. So, kaya po kami ay nagiging parang red, flushy, glowy skin. Alam nyo rin po ba, mga madam and sir, na dito po sa excitement phase na ang inyong breast, opo, ay biglang lumalaki. Temporarily na lumalaki siya on that phase, and then nagiging erect din po yung nipples. So, bakit po? Kasi increase po yung blood flow papunta sa inyong mga dede, ano? So, ibig sabihin, so, pag increase ang blood flow dyan, medyo lumalaki yan. Temporarily lamang po. So, what else, no? Aside sa breast, sa inyong genital area, kapag increase din po ang blood flow dito, ano, dumadaloy ng marami ang dugo doon sa inyong parte ng inyong genital area, inyong clitoris or tinatawag na tinggel ay lumalaki din. So, mas nagiging sensitive po siya. So, kaya nga po, kapag hinawakan mo yon, sobrang grabing, kumbaga, yung pleasure na marireceive ng isang babae kapag po yun ang inyong hinawakan. So, too much
sensation po ang nangyayari dito sa clitoris, ano? So aside sa clitoris, sa genital area, meron din po doon sa vagina. Ano pong nangyayaring changes dito pag increase po ang dugo doon or increase po ang blood flow doon? So kaya po ang mga babae, kapag po ang nakikita nyo sa kanilang surface ng kanilang vulva ay ano, yung pagbukas mo ng legs ng mga kababaihan ay parang nagiging reddish purple na ganon, kasi increase po yung blood flow doon sa parting yon. So kaya po siya parang nagiging ganon ang color. Okay, let's move on to the next phase po, yung tinatawag na plateau. So dito nag-i-start yung feelings mo na parang wow, okay. So, pa-start na. So, start pa lang po yung feelings mo. Dito ka nakakaramdam ng parang kakaiba na ang nararamdaman mo sa iyong katawan. So, what else po? Ano? Dito rin nag-i-start mag-lubricate ang inyong vagina. Opo. Kasi alam ng ari ng isang babae o alam ng vagina na may ma-penetrate dyan. So, once na may magpe-penetrate dyan, alam niya na kailangan niya ng lubricants. So, ibig sabihin, nagpo-produce siya ng lubricants para may pampadulas doon sa papasok. Opo. So, what else po dito, ano? Yung muscles ng entire body mo, so lahat ito, nagiging tense din, ano? So, ano ibig ko sabihin? Increase ang heart rate mo, pagtibok ng puso, increase din ang paghinga mo, ano? Para ka dyan hinahabol ng paghinga. So, what else po? Increase din po dito ang BP mo. Okay, so let's move on to the next phase, which is po yung tinatawag na orgasm or climax. So, ano po bang nangyayari dito? So, by the way, mga madam and sir, ano, ang climax or orgasm phase ay napakabilis lamang po. Hindi katulad ng ibang mga ano, ibang mga phases, okay? So dito po sa inyong orgasm or climax phase, ano, lahat po na sinabi ko sa inyo sa excitement phase, ano, kung yun nag-i-enjoy po kayo, ano, dito sa excitement, dito naman po sa climax, ano, dito na yung pinakakarukrukan ng enjoyment ninyo, karukrukan talaga. Dito yung todong-todong level na nag-i-enjoy po kayo. Ito po yung tinatawag na climax. So what else po, ano, yung vagina na isang babae ay na parang sa Tagalog na hibot-hibot. Ano parang ano ba 'yon, yung parang contract relax parang ganun po, no, sa English po ganun na ganyan, no, vigorously. So yun po ang nangyayari sa ari ng mga kababaihan kapag during nasa kanilang climax stage. So what else po, ano, after this, ano, ng inyong climax, may magpo-post surge po ang ano, maglalabas yan ng ano, ng oxytocin. Ito po yung hormone ng happiness or happiness hormone ang tinatawag, ano. So thankful ka dito sa oxytocin na to. Bakit po, ano? After mo kasi makipag-sexual contact, 'di ba, haharap ka sa iyong partner, ano? And then sasabihin mo, oh, "Wow, salamat. Thank you." And then nag-enjoy ako, pero hindi 'yun dahil sa partner mo. Dahil 'yun sa oxytocin. Joke. Kasi ang oxytocin po, ito po ang binibigay ng happiness. So, parang you feel attached to that person after mo po makipag-sexual contact. So, joke lamang po yun, ha, na hindi dahil sa partner mo. Pero in a way, oxytocin nga po yun. And last but not the least, ano, yung tinatawag na resolution phase. So, ano po bang nangyayari dito? Ano? So, all parts of your body will go back to normal. So, ano yun? Kasi nga, diba sabi ko sa inyo, kanina, increase ang ating pagtibok ng puso, increase ang heart rate, increase ang pulse rate, increase din ang RR, ano, ang inyong paghinga, or respiratory rate. So, increase din ang inyong BP. So, dito sa resolution, dahan-dahan po itong bumababa. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nakipag-sexual contact, eh, lagi na para ka dyan hinahabol ang hininga. So, sa resolution po, bababa po yan, ano? Dahan-dahan po yan bababa at babalik sa dati. So, ang inyong vagina, kung sabi ko sa inyo kanina, contract relax vigorously. So, mabalik din po yan, ano? Sa dati niyang state, ano? So, what else? Ang inyong breast, kung ito ay medyo kaliitan, ano? And then, biglang lumaki, ano? Babalik din po ito kasi temporarily lang po itong nalaki, okay? So, itong nipples din po, kung ito po ay diba dati po ay naka-erect kasi po doon sa excitement, sa orgasm, ano? So, dito po sa resolution, hindi na po ito magiging erect. So, you will feel relaxed, you will feel tired, and pwede ka na po matulog ulit. What is the bottom line of this vlog po, no? It is beautiful to know how our body change, ano, during sexual contact, ano. So, hindi lang puro sexual contact ang alam natin. So, ngayon, alam mo na rin na, ah, ganun pala yung nangyari. Bakit siya namumula? Bakit ang vagina niya parang medyo purple? Ano, bakit siya hinahabol ng hininga? So, ngayon, alam mo na yung mga explanations kung bakit ganun na nangyayari or nagbabago ang
ang katawan during and after sexual contact ng mga kababaihan. So this would be the end of my vlog po. Thank you so much po for watching and hopefully na may nayabag ako sa inyo for tonight. So maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. Yes po, no? Shoutout time. Binabati ko po si Miss Maricar Caderao. Hello po, madam. Kala mo malam, hindi kita makikita, no? Sama ko na rin po si Sir Drew P. from Leyte. Hello, sir. I love you. Thank you so much. Next po, no? Si Sir Jojo Tumampad from Davao City. Hello, sir. God bless. And next po, no? Sama ko na rin si Sir Ryan Ray. Madami sila. Babasahin ko kasi medyo mahaba. Watching from City of Goodwill, Sakurong Province of Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines! Number 7. Ako na rin po si Sir Marcos Patingo from Iloilo. Hello, sir. God bless. Ako na rin po ano, si Sir Filipino Chef in Ireland from Dublin, Ireland. Oh, sir, lagi kitang nakikita sa comment section. Thank you so much for watching, sir. Next po si Sir Joshua De La Cruz, sir. Pero hindi niya sinabi sa akin kung taga-saan siya. Pero hello, sir. Thank you so much po. Next po, ano, isama ko na rin. Jules Dimi po. Hello, sir. Thank you so much for watching. God bless. Kay Sir Nestor Garzaba, OFW from Brunei. Sir, oh, sir, alam ko na na-shoutout kita. So, pangalawa na to. Pero, thank you so much po. Hello din po kay Sir Edgar Borromeo Nea ng Paranaque City. God bless po. Yes, ano, last but not the least, si Sir Gani Sibilia na lagi nagko-comment first. Lagi siya talaga. Promise. Thank you so much po, sir, for watching and sa lahat ng aking mga silent viewers na nanonood dyan. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga hindi ko pa na po na-shoutout, sorry po, pero please, mag-comment po kayo para sa susunod po na vlog, mai-shoutout ko na po kayo. So maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. Kapchagi nege natanaju no. Nan amu maldo halsuga opseotji.